Ayan. So 40 ohms. So okay pa to siya, mga ka-troubleshooters. Hello mga ka-troubleshooters. Ngayong araw po, may pina-check sa atin na electric drill. Ang sabi ng may-ari po ay hindi po siya gumagana. So, try natin i-troubleshoot kung ano po yung problema. Sige po, try po muna natin kung talagang hindi siya gumagana. Okay. Ayun, hindi talaga siya gumagana. Tingnan naman natin. So, try po nating i-check yung resistance, kung may resistance siya. So, set muna natin tong tester natin sa dito sa ohms para ma-check natin yung resistance. So, dito natin siya ikabit. So, subukan natin. So, dapat po pag pindot natin dito, dapat po makikita po natin yung resistance nitong coil po nito. Diyan po sa ating tester. So, try nating pindutin. Ayun, wala siyang resistance. So, kailangan po natin itong buksan para po makita natin yung ilalim kung anong dahilan po, kung bakit po hindi natin na-measure yung resistance ng kanyang coil. So, pag ganyan po, ang posibleng problema po nito ay itong power cord po. Posible rin itong switch or yung carbon brass or possibly din yung winding. Buksan natin to para makita yung ilalim para ma-check natin kung ano ba talaga yung sira. So, buksan muna natin. Ayan. So, ito naman. So, ayan. Tanggalin na natin. So, ayan po mga ka-troubleshooters. Tapos na nating tanggalin. Ang una po nating gagawin ay i-check yung continuity ng ating power cord. So, check natin kung wala bang putol yung ating power cord. So, set natin sa buzzer. So, ngayon, nasa ohms pa siya. Ayan. Press natin yung select. Ayan. So, ayan. Nag-set na siya sa buzzer. Check natin. Ayan. Gumagana na. Try natin. Check itong isang wire. Dapat tutunog siya pag dumikit siya sa dulo. So, ayan. Okay siya. Gumagana. Kabila naman. Ayun. So, ibig sabihin, okay po itong ating power cord. So, ang susunod naman nating i-check ay itong kanyang carbon brass. So, check natin yung magkabilang dulo ng carbon brass kung may resistance din siya, kung may continuity. Dapat tutunog din siya katulad kanina. So, ito yung carbon brass, dalawa ito, tsaka ito. So, yung dulo niya ito, tsaka ito. Try natin, check siya kung may resistance din, kung may continuity. Pag hindi siya tumunog, ibig sabihin, may problema yung ating carbon brass. So, ayan. Try natin. Ayun. So, okay yung ating carbon brass. Gumagana siya. So, ngayon, dahil okay naman yung carbon brass, proceed tayo. Tingnan naman natin yung ibang linya kung saan talaga yung dahilan kaya hindi siya gumana. So, tanggalin muna natin to sa kanya. Ito yung switch para sa forward reverse.
So, tanggalin muna natin. So, i-check natin kung ito po ba talaga yung problema. Test na natin. So, set po muna natin itong tester natin sa continuity sa buzzer para tumunog siya. Press natin itong select. So, ayan. So, try natin i-check ng mga troubleshooters. Ayan. Tapos, pindutin natin ito. Check muna natin itong ating tester. So, ayan, gumagana naman. Hindi siya gumagana. So, sira talaga pala yung ating switch. So, kailangan po nating tanggalin. May mga screw naman dito po. Ito, tsaka ito. So, ito na mga ka-troubleshooters. Natanggal ko na po yung kanyang switch. So, natingnan ko na rin po yung kanyang loob. Kung pwede pa nating ma-repair. Pero talagang sira na po talaga. Hindi na pwedeng ma-repair. So, kailangan po talagang bumili tayo ng bago. So, bago po tayo bumili ng bago po, tingnan rin po natin yung resistance sa kanyang winding para malaman din po natin kung okay pa ba yung kanyang winding. So, i-check natin to sa pamamagitan po ng ating tester. So, ito mga troubleshooters, check natin. Ready na po yung ating tester. Nakasit na siya sa ohms. So, ito yung isa ka-wire. Tsaka ito naman yung isang wire. So, ayan mga ka-troubleshooters. Meron siyang resistance 38.8. So, ibig sabihin, okay pa itong ating winding. Try kong paikutin. Ito. Ayan. So, 40 ohms. So, okay pa to siya mga ka-troubleshooters. Ibig sabihin, ito lang ating papalitan. Meron akong isang switch dito mga troubleshooters. Ito. Medyo maliit yung switch niya. Pero pwede natin itong gamitin pang test dyan. Kabit muna natin. Try natin ikabit. Kung gagana siya. Pakita ko sa inyo. Test natin to. So, ito. Yan. Ginamit ko alligator clip para hindi tayo mahirapan mag-test. So, check muna natin tester. So, ayan. So, dikit natin. Ayan. Tapos, pindutin natin. Ayun. Ayun, gumagana siya. So, functioning ito. Try nating ikabit dito. Paganahin natin. So, yung supply natin, nakakonect siya dito sa dalawang nakascrew. Para hindi kayo malito, dyan siya nakakabit sa dalawang nakascrew. Ayan. Pagkatapos ito, dito siya, pasok. Ayan. Saka ito naman, dito. So, ayan, nakabit na. Ito rin. Ayan. Ayan. Masok na. So, ayan. Kabit na natin. So, try natin i-test muna bago natin takpan. Ito. Check natin kung may resistance na. Check natin kung okay na siya.
Oh, maganda to, alligator. Clip yung gamit natin. So, ayan. Try natin pindutin kung makikita natin yung reading ng kanyang winding. So, okay, switch ko na. Ayan, gumagana na siya. 39, 38. So, na-reading na natin yung winding. So, takpan na natin. Ayan, medyo maliit yung switch natin. Pero, pang subok lang natin ito. Pang test lang natin. Para makita natin na gumagana na siya. Na napalitan natin ng switch. So, ibalik muna natin yung mga screw. Para try natin. So ayan mga ka-troubleshooters, nabalik na rin natin yung mga screw niya. So pwede natin test. Saksak natin, pagganahin natin. So ito na. Okay, saksak na natin. Ayan. So, try natin. Ayun. Ayun, gumagana na. Try natin kabit ito. Para makita ninyo na iikot na ito. Sige, sige. Ayan. Balik natin yung mga screw. Isa. Ito. Ayan. Tapos na. Okay, try natin.